kita sa ating pagkapagkapag sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas purihin ang Panginoon umawit ng kagalakan at tundugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo na ikalabing apat na linggo ng karaniwang panahon sa unang taon ng ating liturhiya. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kahit narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim ng Sinanang Quiapo. Ang mga intensyon na manikisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idadag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa pagunita kay San Henry. Intensyon para sa kawepaan sa mong mundo. Intensyon din para kay Isidro Seropia Sr., kay Helen Manuel, at kay Arthur Pasco. Mga kapatid, sa aklat ng Genesis, nagpakilala si Uzi na siyang napunta sa Ehipto upang maghanda ng kaligtasan para sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos nung ito ay ibininta sa mga Ismaelita. Ang ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo ay nagtuturo sa atin na tayong lahat ay pinapadala gaya ng mga apostol upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Ngunit mamuhay sa kasalatan o simple na pamumuhay. Sa mga sandali na tayo ay nagkukulang sa ating pagpapahayag ng buhay panampalataya at tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin, ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng ligayang walang katapusan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika. Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong Faraon. Ginoo,
Tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa namin, patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong taggutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos na sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibininta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Patiliig niya'y pinapagkwintas ng kulyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari. Siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Diyos ay maghahari na. Talikda na ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit, napanyapak uling o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan man bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng panghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang Yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Webis tayo ng 14th na linggo sa kanilang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pagbasa po ngayon ay tungkol sa katuparan ng plano ng Diyos. Ano ba ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos ay iyong pagligtas niya sa kanyang minamahal o iniibig na tao na nung unay nilikha, nakawangis at larawan ng Diyos, nagkasala. At ginagabayan sila sa pamagitan ng iba't ibang mga paraan sa kabila ng kahinaan ng tao. Nagtagumpay pa rin ang Diyos. Kaya sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis, kapitulo 44, versikulo 8 hanggang kapitulo 45, versikulo 5, ay atin pong napakinggan ang kwento tungkol kay Jose na ipinagbili ng kanyang mga kapatid at nagiging alipin. Ngunit sa kabila ng kanyang paghihirap, ay binigyan siya ng kakaibang talino ng Diyos upang manghula ng mabuti na siyang nagturo ng mga paraon at pinuno sa Ehipto
upang makapaghanda sa tagutom. At dahil doon, sila ay naligtas. At ang mga kapatid nito na pumunta sa Ehipto ay nagkaroon din ng ugnayan ang buong mga magkakapatid na kung saan si Jose na kanilang ipinagbili ay nagiging instrumento ng kaligtasan, hindi lang sa kahirapan. Iniligtas sila sa gutom, iniligtas sila sa paghihirap, ililigtas sila sa lahat ng uri ng mga banta ng kanilang buhay. Kaya ang Salmo 104 ay nagsabi na sa kanilang lupain ay mayroon mang tagutom, ngunit pinadala ng Diyos ang kanilang kapatid upang sila'y maligtas, upang magunita ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Dakila ang gawa ng Diyos at yun ang plano niya sa lahat ng mga hinirang niya at sa lahat ng mga taong nananalig sa Kanya. Upang maipahayag ang plano ng Diyos, sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, Verso 7 hanggang 15, ipinadala ng ating Panginoong Hesus ang 12 na mga apostol. Mula sa salitang apostolis, ang ibig sabihin ng apostolis ay pinapadala. Sila ay pinapadala, una, upang ipahayag ang mabuting balita tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Pangalawa, ang pagpapalayas ng mga masamang espiritu o demonyo. Pangatlo, ang paglilinis sa mga kitungin. Pang-apat, ang pagpagaling ng lahat ng uri ng mga karamdaman o sakit. At sila ay hindi magdala ng anuman sapagkat ayon pa sa ating ebanghelyo ngayon na karapat-dapat sila na bigyan ng suporta sa mga taong napapahayagan ng mensahe ng paghari ng Diyos. Mayroon pong apat na bahagi ang ating ebanghelyo. Ang unang bahagi sa Kapitulo 10, Versikulo 8 ay ang mga palatandaan na ang paghari ng Diyos ay simula na sa pamagitan ng pagpapagaling ng mga may sakit at may kapansanan at inalihan ng demonyo, ibalik sila uli upang mabuklod na sambayanan ng Diyos. Pangalawa, na sila ay mamuhay na simple. Kaya sa Versyo 9 hanggang 10, ipinagbawal sa kanila na magdala ng salapi o dili kaya ng ekstra na damit o tungkod sapagkat sila ay bigyan ng suporta ng mga tao. At pangatlo na bahagi, sila'y nakatanggap ng Irene. Irene ay isang salin sa salitang Hebreo na Shalom. Ang Irene ay kapayapaan. Hindi lang ito basta-basta kapayapaan ayon sa ating pag-isip. Bagkus, pagbuo ng isang sitwasyon at ang kalagayan na kung saan ang bawat tao, ang bawat pamilya, ang bawat sambayanan ay magkaroon ng kaayusan ayon sa plano ng Diyos. Kaya sa pang-apat, yung lahat ng hindi makatanggap ng prohikto ng Diyos na magkaroon ng pagbubuklod ng lahat ng tao sa kapayapaan upang mamuhay sila sa pag-ibig ng Diyos higit sa lahat at pagmamahal sa kapwa gaya ng pamahal sa sarili, upang sila'y magkaroon ng kapatiran at pagkakaisa na mayroong habag at awa sa isa't isa, upang sila'y mabuklod na kung saan namumuhay sa liwanag at sa gabay ng Espiritu Santo, ay magkaroon ng isang panibagong buhay. At ang buhay na kung saan itinuturo ng ating Panginoon, una, na kilanlin
o bigyang pagpahalaga ang kabutihang loob ng Diyos. Pangalawa, ang pagtanggap nito ng taos puso ay ang pagtanggap din ng misyon na ito ay dapat mamuhay o isabuhay sa puso at ang isabuhay sa puso, pangatlo, ay ipahayag sa kapwa-tao upang ang lahat ay makakilala ng Diyos, Diyos ng kabutihang loob, Diyos ng tagapagligtas ng lahat, Diyos ng may dakilang pag-ibig para sa lahat. At kung makilala ng lahat ang Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kabutihang loob, at Diyos ng shalom o kapayapaang tunay, ang lahat ng tao ay mamuhay ayon sa plano o proyekto ng Diyos. Ito rin ay ang ating misyon sa modernong panahon, na kung saan dalhin natin ang proyekto ng Diyos para sa lahat, lalo na ngayong panahon na ang ating mundo ay may kaguluhan dahil sa iba't ibang kadahilanan. Nang ating mundo na hindi nagpapahalaga sa buhay dahil sa pagtingin lang sa sarili. Nang ating mundo na nagkaroon lang ng isang paghilig sa material na bagay at mga makamundo na mga hilig ay magkaroon na ng tunay na pagbabago. Palitan natin ang pagkakanya-kanya o individualismo sa mundo. Palitan natin ang pagkahilig sa material na bagay gaya ng mga apps sa cellphone at internet at mga pera at mga kayamanan. Palitan natin ang lahat ng nasa tao na gusto ng tao upang ang proyekto ng Diyos ay siyang umiiral at ang proyekto ng Diyos ay ang kanyang paghahari sa ating mga puso. Maghahari sa ating mga puso ang Diyos kung tayo'y nagmamahalan sa isa't isa, kung tayo'y nagkakaisa upang itayo ang panibagong sambayanan na walang pagbusabos sa kapwa, kung itayo natin ang panibagong sambayanan na hindi nababatay sa mga politika at ekonomiya, bagkus sa kapatiran ng tunay, sapagkat isang pamilya tayo ng Diyos na nagtawag sa atin na baguhin ang lahat upang siya'y maging saysay at kabuluhan ng buhay. Ito ang proyekto ng Diyos. Ikaw ba ay bahagi ng proyektong ito? Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na siyang nangangalaga sa atin at atin pong banggitin, atin pong sambitin. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanang kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo.
Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na namayapa na naway, makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, inampun mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagahan ang mga maraming biyaya ito habang itinaas namin sa iyo ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalang sa iyong gambana katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Sa iyo, Ama, ang pinapayatalak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, batido, pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sinawang sa amin dumadalisay upang ito ay maging paganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan ay marapat ni kaya aming pasalamatan ni kalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at inadarangal sa pangitan ng anak na kinalulugan kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kahit kaysa na mangyari si siya awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbuwingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay, tuloy pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlami ay pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kaawaan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Henry, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang lawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos ipayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Diling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigyan ka ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Kristo ang ating mabuting pastol. At kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan na minamahal niya kapwa. Sa paglapit sa pagmalib, tumatakas ang buhay. Ngunit ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan. At kaya't sinamal din ng mabuti Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, banal na misa kayo na sa loob at sa labas ng umbanan at tinusunan ng kiyapo kayo na ugnay sa pamagitan ng iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang para naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang matulungan natin ang kapwa nating nangangailangan at naghihirap. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo pa yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito ang proyekto o plano ng Diyos ay ang kanyang paghahari sa ating mga puso upang tayo'y ibigin ang Diyos sigit sa lahat at mahalin ang kapwa ay ng pagmamahal sa sarili sa pamagitan ng ating pagdala ng salita ng Diyos upang makilala ang ating kapwa-tao, upang isabuhay natin ang salita ng Diyos at makikilala ang Diyos sa karamihang hindi pa namumuhay ayon sa kanyang salita. Ngayon po ang pasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagbasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan yung kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pagitan ng binisyon nito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kinibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati